puso ngayon at napakarami ng naging biktima. Ang isang modus operandi na gumagamit ng tinatawag na hypnotism o hypnotismo upang ang biktima ay tila bulag at walang malay na susunod sa gusto ng salarin na ipagawa sa kanya hanggang sa manakawan ang biktima ng limpak-limpak na salapi o di kaya'y inabuso na ang kanyang katawan. Pakatutukan po ang aming episode para kayo ay maliwanagan at matuto kung paano ito maiiwasan dito sa aming episode na pinamagatang A Scandalous Crime. Tina, umuusok na to alarm clock mo. Umayo ka na dyan. Gising na, anak. Tina, ipasok pa. Gising na, bangon na. Malilate ka na sa eskwela mo. Nak, bangon na. Malilate ka na. Napapanay na yung puyat mo, ha? Ikaw talaga, ang agagang ingay mo. Paminsan-minsan lang, eh, nag-birthday yung kaibigan. Ayaan mo na. Ha? Kaya nai-spoil dyan, eh. Ito? Ito naman, ho? Umumulat ka nga dyan, magkaintindihan tayo, ha? Ay, gising na, gising. Ito na, gising na nga, eh. High blood naman ito si tatay. Mag-iingat ka dyan sa mga kasama mo sa party-party na yan, ha? Mga halangang bitukan yan. Morning. Morning. Pasensya ka sa tatay mo, high blood, ang aga. Morning, ewan ko sa'yo. Umbog. Si tatay, oh. Umaga-umaga na kasi mangot. Smile ka naman dyan. Smile ka dyan, oh. Ewan ko. Makita ko yung sobrang gwapong tatay ko. Bubola ka pa. Ano, mana ka sa akin, gano'n? Di mo ko kaya ng mga ganyan. Tay, totoo yung sinasabi ko. Ang gwapo nyo kaya pag hindi kayo nasa-stress. Eh, pwede ba huwag na kayo mag-worry dyan? Wala kayong tiwala sa akin, yung malaki na ako. Hindi, pwedeng hindi kami mag-alala sa'yo. Eh, paano ako tiwala ako sa'yo? Paano yung mga nakapaligid sa'yo? Sige, dyan sa party-party, mga kaibigan mo, puno. Pero alam mo, nak, tama ang tatay mo, ha? Naintindihan namin na masaya talaga kapag kasama mo ang barkada mo, ang mga kaibigan. Abay, iba talaga ang saya niyan. Pero dapat, kahit anong mangyari, responsable ka pa rin. Hmm? Sige, pagpatuloy mo yan. Na yung cellphone na gusto mo, hindi mo makuha. Uy, tata. Nakabili na po kayo? Hindi pa. Di ba ang pangit-pangit nga nun? Uy! Ayun, totoo! Nakabili na ba kayo? Ibigay mo hindi na. Hindi pa nga! Nakabili ibigay na! Ibigay mo na! Ayan! Diyan ka magaling eh! Ay, nasaan na? Wala pa. Anong wala? Oh, ito na! Nay! Pinaghirapan niya ng tatay mo. Mag-aaral kang mabuti, ay hindi yung lakwatsa sa gabi. Tay, I love you po. Ingat ka, ha? Sa pinamasada mo. Nakakatuwa yung anak mo, ano? Tinan mo, oh. Masayang-masaya siya dun sa regalong binigay mo.
Picture tayo para 'di ba may family picture tayo. Paano ba 'yan? Paano, picture ba 'yan? Oh, ganun. Hindi ko kasi alam eh. Tayo, ano ba 'yan? Ano ba? Oh, 'yan. Ayun. Oh, 'di ba? Ganda ng mga kit talaga ko dito kanina. Tayo. The best talaga kayo eh. Teka po na, huwag puro cellphone ha, pag-aaral, intindihin mo ha. Promise po tayo. Lahat ibibigay namin sa'yo, basta magpakabuti ka na. Sick naman yung tatay. Sige. Kuya, para! Kuya, teka! Sige, tay! Nay, muna na po ako. Ah! Rina, anak! Hatin na kita. Oo, okay lang. Dadaan din ako sa school mo. Oh, mabuti pa nga. Dali na, sumabay ka na. Na nga. Mamamasada din naman ng tatay. Sige, salamat po. Okay na. Sige. Ha, ingat ka. Uwi ka aga, ha? Bye, love you. Guys, tignan niyo yung cellphone ko. Alam niyo ba, sa buong school, ako pa lang yung may ganitong cellphone. Oo, oh, edi ikaw na, Shoshal. Alam nyo, yung daddy ko nga, lawyer eh, pero super duper kuripot. Ang kulit na nga lang ng mga bago kong panties, pahirapan na eh. Friend! Friend, wala ka pala dito kay Rine. Yung daddy niya, tricycle driver. Pero look oh, may pa-cellphone. At nakapag-aral pa sa private school. Alam nyo guys, yung daddy ko, sobrang dami niya ng sacrifices na ginawa para sa akin. Kaya kahit party ako ng party, never ko pinabayaan yung grades ko eh. Alam nyo naman, crush-crush mo naman ako sa mga boys, diba? Speaking of parties, God ask mo na nga natin para next week. And for sure, madaming cute boys will a-attend doon. Ano, G? Girl. Speaking of... Hi, girls. Hi, hello, girl. Hi, Rina. May gagawin ka ba mamaya? Tara, gimmick tayo. May cheat. Saan? Sige tayo sa pagkain. Ano, game? Bastos ka? Ipang ina-arte-arte mo. Pakipot to eh. Bakit? Virgin ka pa ba? Hoy! Virgin pa tong Selena, no? Virgin? Eh, party girl nga to eh. Oo, mahilig ako pumarty. Pero hindi ako pokpo. Bagamat mabait at masunuri ng mga anak si Rina, dahil sa impluensya ng barkada, natuto rin itong magsinungaling. Mahal, sandali. Teka. Yan yung teacher ni Rina, si Ma'am Perez. Kapita natin, tabi ko lang. Trip nila Rina sa Batangas. Ha? Eh, wala naman kaming field trip. Ay, nako. Pagsabihan niyo yung anak niyo, napapabarkada na yan kung kani-kanino. Alam niyo, mabait naman yung si Rina. Kaya lang, puro bad influence yung mga barkada niya. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Tinga nga. Eh, tawagan mo nga! Mas mabuti ba? Ha? Tanungin mo nga kung nasan siya. I'm sorry, the subscriber. Ano? Sabi ko ano na mangyari doon, ha? Ay, naku, mas mabuti papuntahan natin siya sa classmate niya. Baka nandun, alam niya kung nasaan si Rina. Pwede po ba? Samahan niyo kami? Alika. Alam niyo, girls, alam ko lang na ganyan kababa yung tingin sa akin ng girl na yan. Hindi ko naman siya naging crush. Hello! Hindi siya kawala. And, hindi ko ningin pa lang, oh. Ang dami kayong cute guys dito. Alam nga.
Girl, saan ka pupunta? Ipapakita ko lang sa kanya kung anong ibig sabihin ng girl power. Go, go, girl! Sa labis na sama ng loob, lumayas si Rina at pansamantalang nakitira sa kanyang kaibigan. Ilang beses siyang pinakiusapan ng kanyang mga magulang na bumalik na sa kanila. Pero hindi pa raw handa si Rina. Nilunod niya ang sarili sa pagpaparty para tuluyang mabura ang tampo at sakit na naramdaman. Hanggang sa... Saka hello! 2 weeks ka na kaya nakikikain sa bahay namin. Mahalang bigas, no? Oo na, sige na, fine. Mamaya uwi ako sa amin. Pero thank you, honey. Yung pinagkayaan. I love you, girl. Wala yun. Ang importante, magkaya sa kanyang tatay mo, okay? Okay, pero baka ito na yung last party natin, ha? Uwi mo naman? Bakit ba? Bakit? Siyempre naman, kailangan kong pumawi sa mommy at sa daddy ko, no? Try ko naman maging good girl for a change. Girl! Baka mauna pa yung judgment day, guys, ha, dyan? Baliw nga talaga. O, tala. Last party na! Hindi na nakaka.
Sadali, sadali. Kausapin mo na. Kausapin mo na. Hello, hello, anak. Hello, Tay. Ay, sorry po. Mali po yung ginawa ko. Hindi po dapat ako naglayas. Pasensya ka na sa tatay mo. Mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal ka namin ng nanay mo. Oh, kausapin mo. Anak, dininig ng Diyos ang panalangin namin. Patawarin mo kami, anak. Salamat sa Diyos. Nasaan ka ba? Susunduin ka namin. Anak ko, sabi. Sandali, sandali. Hello, anak. Oh, puntahan ka namin dyan. Nako tayo, wag na po. Pauwi naman na rin po ako eh. Magpahinga na lang po kayo ni nanay dyan, ha? O, sige. Mag-iingat ka, ha? I love you, Tay. Mahal na mahal ka namin. Maghintay kami dito. Sige, Tay. Magpapaalam na lang po muna ako sa mga kaibigan ko tapos aalis na ako. Sige po. Nagising ka, nasa ibang lugar ka. Anong lugar yun? Nakita mo, ano-ano ba paligid nun? Hindi ko po alam. Basta ang nakikita ko, puro puno. Isang parang kubo lang po siya. Isang kubo? Oo, and then? Ako na yung cellphone mo para makabili ako ng mga damit mo. Ano kailangan mo sa akin? Bakit ako nandito? Pakawalan mo ako dito! Kailangan ko lang umuwi!
nakikinig sa'yo? Hindi mo may tao ba dito? Wala, di ba? Hindi ka lang makaka-uwi. Hindi ka lang makaka-uwi. Tumingin ka sa mata ko. Tumingin ka sa mata ko! Tingnan! Makinig ka. Pagmamay-ari na kita, pagsisilbihan mo ko, sasambahin mo ko. Kapag sinabi ko, dilaan mo yung mga paa ko, di dilaan mo. Naintindihan mo? Ha? Tulong! 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 Sir, ayun yung nasa CCTV namin. Kilala niyo po ba kung sino yung lalaking kasama niya? Hindi po namin yan kilala, sir. Saka, for sure po na hindi po yan kilala ni Rina. Gatecrasher lang po yan sa party namin kagabi. Diyos ko naman, bakit sasama si Rina sa lalaking hindi niya kilala? Siya po, tulungin niyo kami. Baka kung ano na mangyari sa anak ko. As it is, wala namang pwersahan na ganap. Kapag missing pa rin po siya after 24 hours, doon pa lang po kami magpapail ng missing person report. Kumalma lang po kayo. Kumalma? Nawawala ang anak namin, sasabihin niyo, kumalma kami? Tapos maghihintay pa kami ng 24 oras bago niyo hanapin ang anak namin? Eh, paano kung pagkatapos ng 24 oras, bangkay na ang anak namin, ha? Masasagot niyo ba yun? Hoy! Mahali na! Bago ka maligo, iskobay mo muna yung inodoro. Tapos, lilisin mo na rin yung bahay. Hoy! Hindi ka babangon dyan?
Yan. Sanay ka na. Ha? Ayo! Ayo! Pikinig ka. Akin ka na. Dinisin mo yan! Siya. Opo. O eh, bakit hindi ka nagtangkad tumakas? Eh, tinatali nga po ako. Hindi mo kayang, ano? Hindi ko po kaya. Wala bang tao sa paligid mo na dumaan doon? Na... Walang tao? Wala. Nasa liblib na lugar liblib kayo? Liblib na lugar po. Eh, ano lang nakikita mo doon? Puno po. Tapos hanggang dyan lang ako. Sa ito yung bahay namin. Dyan, hanggang tanawan lang ako pag nandiyan siya. Buong araw yun? Opo. Ganun lang naging buhay ko. Mula umaga hanggang gabi? Opo. Lahat ng kasingit-singitan ko, Rina. Hagurin mo. Pasihin mo lang ako lagi. At wala tayong magiging problema. Kailangan mo lang tanggapin na ito na talaga ang kapalaran mo at wala nang ibang tutulong sa'yo.
ba na ikaw ang pangalawang biktima ko? Yung una, wala. Maligas ang ulo. Pinangkaan niyang tumakas. Anong tingin niya? Hindi ko siya mauhuli. Ganon? Ang ginawa ko sa kanya. Kaya mong maging pataba sa lupa. Huwag na huwag kang tatakas. Na, usan mo. Sakali lang na makita nyo eh, nandiyan yung mga number namin. Parang namumukha ko to. Pare, dalawang buwan na nawawala si Rina. Sadyang mahirap hanapin yung ayaw magpahanap. O baka naman nagtaano na to at sadyang hindi mo na makita, di ba? Sabi ko pare, totoo yung pre. Ang sabi mo? Habang nagdurusa ang mga magulang ni Rina, patuloy na naging alipin si Rina ng mga pambababoy ni Dennis. Sa isip ni Rina, gustong-gusto niyang lumaban. Pero sadyang malakas ang talab ng hipnotismo ni Dennis sa kanya. Hanggang sa... Pasensya,
Ate, sino ka? Ate, parang awa mo na tulungan mo ako. Tumakas tayo dito, tapos magsumbo tayo sa pulis. Ate, parang awa mo na gusto ko na po umuwi. Ate, patang, tulungan mo ako, tanggalin mo yung tali sa kamay ko. Ate, parang awa mo na. Ano ako? Ate, tulungan mo ako, ate! Bumalik na naman yung wish. Parang awa mo na, ate! Kailangan mo rito, ate. Ate! Di ba pinag-ulayan na ta na pupunduhan mo na yung panghihipnotismo? Bakit nang biktima ka na naman? Kailan pa siya dito? Parang ang bata-bata pa niya, kawawa naman. Ay, kakaabot mo lang. Binatrip mo lang ako. Magbalik ka na lang uli sa amo mo. Ay, huwag ka nang magalit. Ito naman, nagtatanong lang naman. Abo mo ko maangin. Dahil ka makialam. Nakakawara ka ng gana. Dahil sa naiipit si Alma sa pagmamahal at takot niya sa kanyang asawa, hindi nito magawang iligtas si Rina. Hanggang sa humantong sa isang kahindik-hindik na pangyayari ang kademonyohan ni Dennis. Pumiglas, hindi ka ba nagagalit? Hindi ka ba nabibwisit sa kanya at tumihingi ng ano? Doon nga po ako nagtatake. Kaya ng isip ko, pero hindi kaya ng katawan ko. Luigi, bilang isang hypnotherapist, no? Ano ang masasabi mo tungkol doon sa kwento ni Rina? Talaga bang tingin mo ang ginamita ng hypnotism ng lalaki? Maaari po. Parang hindi daw niya mapigilan yung katawan niya. Sumusunod ng sumusunod na sumusunod. Maaari po kasi ang nakikick in doon yung pag-bypass ng logical thinking niya. Logically kasi dapat hihingi kang tulong. Oo. Aalamin mo kung nasa ka. Alayas ka na eh kung may pagkakataon, di ba? Titignan mo kung paano ka makakaalis. Ang dami, iisipin mo yung lahat ng ways. Sa case niya po kasi baka yung fear. Nababypass yung logical. Yung takot niya sa lalaki, yes. Yung takot niya. Yes. That's the very simple explanation to that. Nababypass yung logical thinking niya through fear. Mula ngayon, dito ako na sa bahay matutulog. Dito ko na rin kakain, kasabay natin si Alma.
asawa ko talagang mapagbigay yan. Kaya madamot. Kaya pagsaluhan niyo akong dalawa. Diba, mas masagayin, no? Hmm? Oh, Rina. Nasalupang ka naman sa ginawa natin kanina, hindi ba? Mahal. Dahil ikaw kinakaulay ko. At di ka makasagot. Sarap ang ka kanina, di ba? Hoy, sagot! Sasarap ang kasagagawin mo siya. Sigurado kung hindi mo ito makakalimutan. Anong na buwan na, Nay? Wala akong magawa, Nay. Nilid niya ng mga polis, wala. Ay, anong na buwan na nang mawala ang anak na? Tama na! Ano ba? Tama na! Wala akong magawa. Alam mo, papatayin ko talaga kung sino tumukod sa anak ko! Papatayin ko! Tama na! Babalik sa atin ang anak natin! Kailangan lang natin magtiwala! Ibabalik siya ng Diyos sa atin! Magtiwala lang tayo! Bakit natin siya parusahan ng Diyos? Mabuti naman tayo, di ba? Bumaparehas tayo sa buhay! Bakit ginagawa ng Diyos sa atin to? Bakit kong ginagawa sa amin to? Tama na! Masama ka ba kami tao? Ibabalik siya sa atin ang Diyos. Kailangan lang natin magtiwala. Magtiwala lang tayo. Magtiwala lang tayo. Bakit kong ginagawa? Rina, makinig ka sa akin. Hindi ko nahahayaang mabuin kayo ulit ng asawa ko, kaya itatakas kita. Itatakas kita dito, ha? Thank you.
Tumingin ka sa mga mata ko. Mula sa oras na to, pinapalaya na kita. Makaka-uwi ka na sa pamilya mo. Pagbilang ko ng tatlo, babalik ka na sa wisyo na. Isa, dalawa, tatlo. Saan ka pupunta? Ha? Hoy! Sige, may una ka na! Hoy, balik kayo dito! Balik kayo dito! Alma! Balik po sa akin, Serena! Sige na, sige na, bilis! Bilis! Balik ka na, Rita! Hoy, pumalik kayo! Nangyari sa operasyon niya. Pasensya na po, pero hindi namin nabutan ang suspect at ang asawa niya. Nakatakas pa sila. Bakit gano'n nangyari? Ha? Gusto ko makaharap kita sa takas na yan eh. Pasensya na po, sir. Pasensya na po, sir. Magmula noon, hindi na natagpuan sina Dennis at Alma. Nagpatuloy sa buhay si Rina at dahil sa pagmamahal ng kanyang mga magulang, napagtagumpayan ni Rina ang matinding dagok na dumapo sa buhay niya. Hanggang sa...
O ano? Siya na ba? Hindi, hindi siya. Pero kausap ko naman siya kaninang umaga eh. Diyos ko. Kinakabahan ako. Baka mamaya kung ano na naman masama ang nangyari sa kanya. Uy! Baka si Rina na! Nak! Nak! Ano, saan ka galing, ha? Kanina ka pa namin hinihintay. Oh, bakit kayo gulat na gulat? Kanina pa nga kami naghihintay. Saan ka ba nagpunta? Nay, pinidro ko po yung unang sweldo ko sa Burger House. Ito po, binili ko to para sa inyo. Kamu nag-abala ka pa eh. Okay lang naman kami. Tsaka baka wala na natira sa sweldo mo. Ay naman, walang-wala yan sa lahat ng ginawa niyo para sa akin. Dati nga, sobrang tigas ng ulo ko. Pero never niyo po akong sinukuan eh. Minahal niyo pa rin po ako kahit sobrang laki ng pagkukulang ko bilang isang anak. Bawal mapagod ang magulang magmahal ng anak. Hanggang sa huling hilingan namin, mamahalin ka namin ang buong buo. Mahal na mahal ka namin, anak. Ay, mahal na mahal ko rin kayo. Bayan. Bakit tayo umiiyak? Nagdadrama tuloy tayo. Kasi patawag ka kapag nahuhuli ka ng dating. Nay! Hindi kami nindero. Ito na lang, para naging masaya tayo. Isukat mo to dahil binili ko to para sa inyo. Tay, binili ko yung favorite color ng damit nyo. Salamat. Gastos ka ng gastos dapat sa'yo, nag-iipon. Hindi yung ginagastos mo sa amin. Nay, tama na, pinapaiyak mo pa ako eh. Natuklasan ba si Dennis? Hindi po. Hindi na po. Wala? Eh, yung mga kaibigan mo? Kamusta? Tinulungan ka ba? Hindi po. Kaya nung umuwi ako doon, sinikap ng magulang ko na mapalayo na lang. Uh-huh. Ialis nila ako doon sa lugar na yun. Ano ngayon ang natutunan mo sa sarili mong buhay na talagang you will see to it na ito ay matutunan din ng anak mong babae? Huwag niyang pamamarisan yung nangyari sa akin. Ang mama yun po, opo. Opo. Lagi ko sa kanyang sinasabi, lahat ng taong makakaharap mo, anihin mo sila, pag-aralan mo sila, huwag kang maging basto sa magulang, sa mga tao, galangin mo sila. Mm-hmm. Opo. Tapos, yun, mag-aral ka. Aral-aral, ang barkada nandiyan lang. Hay nako, maraming salamat ha. At ibinahagi mo sa amin ang kwento ng buhay mo. At good luck sa'yo, sa iyong pamilya, sa iyong husband, at lalong-lalo na sa anak mong babae. Thank you very much. Thank you po. Thank you, Rina. Sa panahon ngayon, hindi na tayo dapat basta-basta magtiwala sa mga estrangherong biglang lumalapit sa atin kahit mukha pa silang disente. Tayo ay mas lalong maging mapagmatyag sa ating paligid at higit sa lahat. Gawin natin ang tamang preparasyon at hakbang para hindi tayo maging biktima ng mga nambubudol. Ako po ang inyong ka-millennial, Mel Tiangco, na nagsasabing matigil na sana at mahuli na ang lahat ng tao, lahat ng grupo na gumagawa ng ganyan sa ating kapwa nang hindi na sila makasira ng buhay ng iba. Dahil lahat po tayo ay maaaring magbagong buhay dahil sa hashtag MPK, may pag-asa ka. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Likha sa iyo.